Alright, so mag-solve naman tayo ng mga problems about series parallel resistors. Siyempre, gagamit din tayo ng Ohm's law. Okay, so we have some example problems here. So, okay, so let's start. So, dito, given the circuit below, I sub X, hanapin natin si I sub X. And I sub O is given, which is 3 amperes. And also the power absorbed by the entire circuit. Okay. So let's solve for I sub X. So I sub O is 3 amperes. So therefore, the voltage drop across this resistor, 40 ohm resistor, is equal to I times R. So 3 amperes times R, which is 40 ohms. Okay? So, this is I times R. So, this is equal to 120 volts. So, therefore, since pare-parehas lang naman sila ng voltage, you can compute for I sub X na. Bakit pare-parehas? Kasi magkakaparallel lang naman sila lahat. So, I sub X is equal to, tawagin natin tong I1, I2, I3, and I4. Or I sub O na nga. I sub O na. Okay, so I sub X is equal to I sub 1 plus I sub 2 plus I sub 3 plus I sub O. And paano nakuha yun? Using KCL dito sa node na to. Okay, so magkikCL tayo dyan sa node na yan. Okay? Pag nagkCL tayo dyan sa node na yan, we can get I sub X. I sub 1 is simply 120 volts all over 20. I sub 2 is 120 volts over 10 plus 120 volts over 5 plus 120 volts over 40 ohms. So, I sub X is equal to ilan? 120 over 20. Okay, so 6 plus 12. 120 over 10 is 12. 120 over 5 is 24 plus 3. So, what is the total? 18, 21 plus 24, 45 amperes. So we have 45 amperes sa I sub X natin. Okay. So 45 amperes siya. So ano naman yung total? Okay. Total na power natin. Ano? So tanggalin na natin itong lahat. Then compute natin yung total resistance. Paano natin makompute yung total resistance? Parallel lang naman silang lahat. Okay? So, parallel. So, R total is equal to, syempre, 25 ohms plus yung total resistance itong mga nakaparallel na to. Okay? So, ang total resistance niya, 20 raised to negative 1 plus 10 raised to negative 1 plus 5 raised to negative 1 plus 40 raised to negative 1 and they are all naka-raised to negative 1. So, R total is equal to what? Okay, let's solve it. 25 plus 20 plus 10 raised to negative 1 plus 5 raised to negative 1 plus 40 raised to negative 1 raised to negative 1. 83 over 3. Okay. 83 over 3 ohms. So, therefore, we can compute for power total, which is I squared R. So, ang I natin na na-compute ay 45 amperes. 45 squared times 83 over 3. Okay, so what is our P total? Times 45 squared. 56,025 watts. So this is our total power. Okay?
So, next. Next slide tayo. Medyo madami-dami yung slide natin. So, calculate I sub O. So, napakadali lang nito pala. Ito ay ating ipaparallel. So, 3 parallel kay 6 is equal to 3 times 6 all over 3 plus 6. Okay? But 9. 6 lang. Total nila 9. Okay? 3 plus 6. So, 9. So, this is equal to 2. Then, rewrite the circuit. Positive, negative. 8 ohms. And then, 2 ohms. Andito si I sub O. And this is 10 volts. So, I sub O is equal to 10 volts all over 10 ohms. Bakit 10? Yung total ng resistances natin in series ay equal to 10. Okay? So, 10 over 10 is equal to I sub O is equal to 1 ampere. Okay? Next. For the circuit shown, we are going to determine I sub 1 to I sub 5. I sub 1 hanggang I sub 5. Okay. So, mapapansin nyo itong 4, 1, saka 2 ay lahat sila po ay naka-parallel. So, solve natin. Parallel kay 1 ohm at naka-parallel din kay 2 ohms. So, this is equal to 1 over 4 plus 1 over 1 plus 1 over 2. So, what is the equivalent or total resistance? O, pwede rin natin yung 4 raised to negative 1 plus 1 raised to negative 1 plus 2 raised to negative 1 equals raised to negative 1, 4 over 7. Okay? And then, rewrite the circuit. Pag nirewrite ko yung circuit natin, so 200 volts, andito si 3 ohms, and then andito si 4 over 7 ohms. Okay? So, makukompute na agad natin yung current I1. Ano? So, I1 is equal to V total, which is 200 volts, all over total resistance, 3 plus 4 over 7. So, what is I1? Plus 3. 200 divided by answer, 56. So, we have 56 amperes. Okay? So, meron na tayong I sub 1, which is 56 amperes. So, problema na lang natin I2, I3, I4, I5. Okay? Burahin muna natin to para tayo merong pwedeng pag-solvean. Okay. So, alam naman natin na yung tatlong resistor, 4 ohms, 1 ohm, and 2 ohms are in parallel. So, dapat malaman natin yung voltage niya diyan. Ano? Ano ba yung voltage niya diyan? So, dapat malaman natin. So, yung voltage niya diyan, syempre yung 56 amperes dumaloy dun sa parallel combination niya. Ano? Which is equal to 4 over 7. Okay? 4 over 7. So, i-multiply natin yung current, total current, 56 amperes times 4 over 7. So, tignan nga natin kung ano magiging sagot. Times 4 divide 7. So, 32. So, this is equal to 32 volts. So, ibig sabihin, so, ito, mula dito, apunta ron, 32 volts. Mula dito, apunta ron, 32 volts. Mula dito, apunta ron, 32 volts. Okay, so, nakaparallel lang silang lahat. So, makakompute na natin si I sub 2. Paano natin makakompute si I sub 2? Ano yung voltage niya? 32. Over 4 ohms.
So, syempre, equal to 8 amperes. Okay? I sub 4. 32 over 1. Okay? So, 32 amperes. And I sub 5 equal to 32 over 2 equal to 16 amperes. Okay. So, pag pinagsama-sama natin yung tatlo na yan, it is equal to I sub 1. I sub 1 is equal to 8 plus 32 plus 16. Is it equal to 56? 32 plus 8 is 40 plus 16, 56. So, correct. I sub 3 na lang kulang natin. I sub 3, magkikisiya lang tayo sa node na to. I sub 4 plus I sub 5, which is already solved. I sub 4 is 32. I sub 5 is 16. So, 32 plus 16 is 48 amperes. Okay? So, nakuha na natin lahat yung limang currents. Okay, next slide tayo. Oy, ito naman ay KVL. Ano? So, lagyan natin ng mga pangalan. Ano? Loop 1, loop 2, loop 3. So, in the circuit, obtain B1, B2, and B3. Okay, B1, B2, and B3. So, at loop 1 muna tayo. KVL tayo, pumasok tayo sa negative ng 40. Pumasok tayo sa negative ng 50. Plus 20. Plus B1. Equal to 0. Therefore, B1 is equal to 90 minus 20 is 70 volts. So, nakuha na agad natin si B sub 1. Okay? So, B sub 2 naman tayo. At loop 2 naman. At loop 2. Pumasok sa negative 20. Plus 30 volts. So, pumasok siya sa negative. Negative B sub 2 equal to 0. So, therefore, B sub 2 is equal to 10 volts. Okay? Next is at loop 3. Baguhin naman natin ang ulay para maiba naman. At loop 3, negative B sub 1. Tignan mo lang yung arrow, ano? Okay, pumasok sa negative B sub 1. Pumasok sa positive B sub 2. Pumasok sa positive ni B sub 3 equal to 0. B sub 1 is 70, negative 70. Plus B sub 2 is 10. Plus B sub 3 equal to 0. So B sub 3 is equal to, dito natin magsulat. Nilipat natin sa kabila, magiging 70. Negative 70 plus 10 is negative 60. Magiging positive 60 volts. Okay? So, next. Okay. So, dito naman, ano naman yung I1 through I4? Pag i-rewrite mo yan, ganito ang mangyayari niyan. Ano? Ito yung 16 amperes na sa gitna. Tapos, are yung dalawa. Ito yung 50 ohms. Ito yung 200 ohms. Ito yung 40 ohms. Ito yung 60 ohms. Okay. Ito yung nakakonekta dito, di ba? Mapapansin nyo, ito yung nakakonekta dyan. Tapos, ito ay yung nakakonekta dito. Yan. Tapos, itong mga resistors na to, nakakonekta yan dun sa 16 amperes. Yan. So, lagyan natin ng current flow itong mga to. Towards left ito, so pababa. Pababa. Naging dalawa tuloy.
So, pumasok sa positive, lumabas sa negative. Kung mapapansin nyo, kataliwa siya ng pasok ng current ng 16 amperes. Ano? Kataliwa siya ng pasok ng 16 amperes. So, ibig sabihin, itong mga current natin ng 60 ohms, 40 ohms, 50 ohms, saka 200 ohms is in negative. Okay, so naka-negative siya. Ano? So, solve natin siya. Paano natin siya isosolve? Kunin muna natin si R total. R total is equal to 60 raised to negative 1 plus 40 raised to negative 1 plus 50 raised to negative 1 plus 200 raised to negative 1. Lahat sila naka-negative 1. Okay? Plus 40 raised to negative 1 plus 50 raised to negative 1 plus 200 raised to negative 1. So, 15. R total is equal to 15 ohms. Okay? So, makuha mo na si voltage. V total. Is equal to 16 amperes times 15 ohms. So, ilan yan? Ang V total natin. Times. So, 240 volts. It is 240 volts. So, lahat yan naka-parallel. So, parehas lang tayo ng voltage. Yan, ano? 240 volts. Okay? So, pumasok sa positive, lumabas sa negative. Pero, yung papasukan ng current natin ay negative. Kaya, magiging negative lahat ng current natin. Ano? So, let's solve for I1. I1, alin ba ang I1? Itong nasa 50, ano? Ito yung I1. Ang I2 natin ay 200. Ang I3 natin ay 40. At ang I4 natin ay 60. Ang I1 natin ay 240 all over 50. Okay. So, solve natin. So, lagyan natin ng negative si 240 volts. So, negative 4.8 volts. I sub 2. Negative 240 over 200. Tama? Negative 1.2 amperes pala. Sorry sa unit nitong una. Dapat amperes siya. I sub 3. Equal to negative 240 over 40. And this is 6, negative 6 amperes. I sub 4 is equal to negative 240 all over 60. Equal to negative 4 amperes. Okay? At kapag tinotal natin yan, pag tinotal natin lahat yan, they are all equal to 16 amperes. Okay? Pag pinag-plus-plus natin, ano? Okay, so next. Evaluate R equivalent looking into each set of terminals for each of the circuit shown in figure 2.103. So, first thing is ito. Ano yung R equivalent niya dito? Kung mapapansin mo itong part na to, ito, 3 ohms, ay ilipat natin dito sa part na to. Yan, dito. Magka-parallel na sila na 3 at saka 6. I-rewrite natin. Ito ay 6 ohms, ito ay 3. Tapos ito ay 6 ulit. Ito yung terminals natin, R equivalent. Tapos, meron tayong isang buo na naka 3 ohms. Okay. So, mapapansin nyo, itong 3 ohms na to, inilipat ko lang ng connection. So, pwede naman yun.
ibinali ko lang, nilagay ko doon. Kaya ito po ay nakaparallel na ano. So this is 3 times 6 is 18 divided by 9 is equal to 2 ohms. Okay? Tapos, yung lahat ng yan, ito at saka ito, magkaparallel na ano. 2 plus 6 is equal to 8 ohms. Tapos, nakaparallel siya kay 3. Okay? So, i-rewrite natin siya. I-rewrite natin dito. Gawin ko na itong 2 ohms. So, R equivalent is equal to 2 plus 6 is 8 times 3 all over 8 plus 3. Solve natin. 8 times 3 divided by 8 plus 3 is 11. 24 over 11. Okay. So, meron na tayong R equivalent nitong una is equal to 24 over 11 ohms. Next. Okay. Ito namang isa, itong circuit na to, i-analyze natin. Itong 6 kilo ohm, ay pwede rin natin siyang i-connecta dito sa part na to. Okay? And then, i-combination niya, 6 saka 6, parallel siya, magiging 3, naka-series na siya kay 3. Okay, so i-rewrite natin yung circuit. Yan. Tapos, ito ay nandito. Ito yung isa na nandito, 6 kilo ohms din. 6, 6, 3, 2. Kung mapapansin nyo po, ito ay naka-parallel. 6 at saka 6, pag naka-parallel sila, ibig sabihin sila ay mahati lang sa dalawa or 6 parallel kay 6 is equal to 6 times 6 all over 6 plus 6. 36 over 12 is equal to 3 ohms. Okay? Baguhin natin to. Gawin natin siyang 3 ohms. Tapos, mapapansin nyo po, itong 3 ohms, naka-series na siya kay 3. So, magiging 6 na siya. And it is in parallel with the 2 ohm resistor. Okay? I'm sorry, all in kilo ohms. Ano? All in kilo ohms. Kilo ohms pala. Baguhin ko lang yung mga unit, kilo ohms. Kamali ako doon, sorry. Okay, so 3 kilo ohms, saka 3 kilo ohms, 6 kilo ohms, nakaparallel po siya kay 2 kilo ohms. So 2 kilo ohms, nakaparallel kay 6. So this is equal to 2 times 6 all over 2 plus 6 equal to 12 over 2 plus 6. 12 over 8. 2 times 6. So, 3 halves or 1.5. So, ang R equivalent nito naman ay equal to 3 over 2 kilo ohms. Okay, next slide. In this ladder network, find I and R equivalent. So, alamin natin yung I tsaka R equivalent. So, utay-utayin lang natin yung circuit. So, rewrite natin yung circuit. 15 volts, 8 ohms, 4 ohms, 2 ohms, 6 ohms, and then 1 plus 2 is 3. Okay? Naka-series naman sila eh.
3 ohms. So, 3 parallel kay 6, anong magiging combination yan? 6 times 3 over 9. Okay? 6 parallel kay 3 is equal to 6 times 3 all over 6 plus 3 equal to 2 ohms. Okay, rewrite natin to. Gawin natin 2 ohms. And then, series combination niya is 4. Tapos, naka-parallel din kay 4. 4, parallel kay 4, is equal to 4 times 4, all over 4 plus 4, equal to 2 ohms ulit. Okay? So, rewrite natin to. So, gawin natin 2 ohms. Okay, so R equivalent natin is equal to 8 plus 2 equal to 10 ohms. Alright? So, meron na tayong isa. Okay, nakuha na natin yung isa. I total naman tayo, I total. So, I total natin is equal to, ano yung voltage natin? 15 volts. All over total resistance is 10 ohms. O yan. This is equal to divided by 5, 3, divided by 5, 2 amperes. Okay, so ito na yung sagot natin. Okay, next slide. O yan, R equivalent ulit tayo. Hindi pala. Given yung ating R equivalent equal to 50 ohms, R equivalent is equal to 50 ohms, ano yung R? Okay. Mapapansin nyo itong combination na to ay 12 parallel kay 12 parallel kay 12. This is equal to 4 ohms. 12 divided by 3. Okay. And it is in series with R. In series with 10. Okay? So, pag inirewrite natin yung figure, this is 30 ohms, 60 ohms, this is 10, this is R, and this is 4. So, this is equal to 14 plus R. And this is in parallel with 60 ohm resistor, R equivalent. Okay? So, R equivalent natin is equal to 50. R equivalent. Paano natin makocompute yung R equivalent? So, 30 ohms plus yung parallel combination nitong 14 plus R at saka 60 ohms. Paano natin makocompute yung parallel combination niya? 60 times the quantity 14 plus R all over 60 plus 14 plus R. And R equivalent is equal to 50. It's equal to 30 plus 60 times 14 plus R all over 74 plus R. So, we can solve for R. Equals 30 plus 60 times the quantity 14 plus R all over 74 plus so equals 16. So R is equal to 16. Okay. Pumakit ang sulat. R is equal to 16 ohms. All right. Next.
Oy, parallel combination, 10 at 40, 10 times 40, divided by 10 plus 40, 8. Okay. So, this is 10 parallel to 40. So, this is equal to 10 times 40 all over 50. Okay? Equal to 8 ohms. Ito naman, 20 parallel kay 5 equal to 20 times 5 all over 25. So, 100 over 25 is equal to 4 ohms. So, RAB is equal to 8 plus 4 equal to 12 ohms. Okay? So, meron agad tayong sagot. Dito naman, 60 parallel kay 20 parallel kay 30. Ano yung equivalent niya? No? So, this is equal to 60 raised to negative 1 plus 20 raised to negative 1 plus 30 raised to negative 1 raised to negative 1. Plus 20 raised to negative 1 plus 30 raised to negative 1. So, 10. So, this is equal to 10 ohms. Ito yun. And it is in series with another 10 ohm resistor. 10 plus 10 is 20. So, 20 parallel naman kay 80 ohms. So, 20 times 80 over 20 plus 80. So, 20 times 80. So, 16 divided by 100 magiging 16. So, meron na agad tayong sagot. RAB. Next is eto. So, kunin natin itong 12 at 6. So, rewrite muna natin. Positive, negative, 35 volts. Tapos, ano yun? 2.5 ba yun? 25 ohms. 15 ohms. Tapos, may 6 ohms. Naka-parallel si 12. Tapos, naka-parallel si 80 ohms. Nandito si 60 ohms. So, dito sa kantuhan nakalagay. Tapos dito, meron dito nakakonekta na 20 ohms. Ayan. So, R equivalent ang hinahanap natin. At saka, I sub O. R equivalent at saka, I sub O. So, after mo namang makuha si R equivalent, makukuha mo na agad si I sub O. So, alamin muna natin yung circuit. Okay? So, itong 12 at saka 6, magka-parallel. Ano? Magka-parallel sila. So, 12 parallel kay 6. 12 times 6 divided by 18, 4. 12 times 6 over 12 plus 6 equal to 4. So, ibig sabihin, tanggalin natin to, gawin natin siyang 4. Baguhin natin ang kulay, ibig sabihin na bago na siya. 4 ohms. Tapos itong 80 at saka 20, magka-parallel din. Ano? 80 parallel to 20. 80 times 20 all over 100. 80 plus 20 is 100. Okay. So, pahiin na uli natin to. Gawin natin siyang 16. So, mapapansin mo itong 4 ohm at
tsaka 16 ohm, ang total po niya ay 20 ohms. Ano? Ang total nito ay 20 ohms. At sila po ay may isang node. Itong 60 ohms at saka itong 20 ohms at saka itong 15 ohms, mayroon silang iisang node. Okay, so 15 ohms parallel, naka-parallel siya kay 20 ohms. Naka-parallel din siya kay 60 ohms. Okay? So, tignan nyo mabuti ha. Ito yung 15 ohms, naka-parallel. Ito yung 20 ohms, naka-parallel. Ito yung 60 ohms, naka-parallel. So, lahat sila magkaka-parallel. So, this is equal to 15 raised to negative 1 plus 20 raised to negative 1 plus 60 raised to negative 1. Lahat sila naka-negative 1 and they are all equal to ano? Plus 20 plus 60. So, 7.5 ohms. I suspect this one is 2.5 ohms. So, therefore, if we rewrite the circuit, this is 2.5 ohms and the total resistance here is equal to 7.5 ohms, 35 volts. So we can compute for our I sub O. I sub O is equal to total voltage, 35 volts, all over, ano tong total resistance natin? 10 ohms. So, this is 3.5 amperes. Okay? So, next slide. Oh, madali lang to. 20 at 30. 20 parallel kay 30. Oh, 20 times 30. All over 20 plus 30. So, RAB ang hinahanap. 20 times 30 divided by 50. 12 ohms. So, naka-series siya kay 8 ohms. Ano? Pag nire-write natin yung circuit, ito ay 12, ito ay 8, ito ay 30. RAB. So, mapapansin mo itong 12 at 8 magka series. So, ang total po niya ay 20 ohms. So, RAB is equal to 30 times 20 all over 30 plus 20. And that is equal to 12 ohms. Parehas lang din. Okay? So, next slide. Uy, ang dami. RAB pa rin ang hinahanap. Itong mga to ay nasa iisang node lang yung pinanggalingan nila. Itong node na to at saka itong node na to. So, lahat ito po ay naka-parallel. Okay? So, ito ay naka-parallel. Ano? So, para ma-compute natin yan, 10 raised to negative 1 plus 40 raised to negative 1 plus 20 raised to negative 1 plus 30 raised to negative 1, lahat sila naka-negative 1. So, this is equal to ilan? 10, 20, 30, 40, 4.8. Ano? At yung part na yan ay naka-series na sila kay 5 ohms at saka 50 ohms. So, RAB
is equal to 4.8 plus 5 plus 50. So RAB is equal to 59.8. So ito naman, itong part na to, RAB pa din ang hinahanap. Itong 12 ohm resistor, kung mapapansin nyo, pwede mo siyang i-connecta dito. Ano? Itong part na to, pwede siyang nakakonekta dito. And pag i-connecta mo yan dyan, magiging parallel na itong 12 at saka 60. Okay? So, 12 parallel kay 60 ay ilan? 12 times 60 pala. 12 times 60 over 12 plus 60. Or 12 times 60 divided by 72. 10. Equal siya kay 10 ohms. Okay, rewrite natin yung circuit. Okay. Ito na yung combination ni 12 at saka 60, which is 10. Tapos meron din ditong 10. Tapos meron din ditong 15. O yan. Tapos meron pa ritong mas malaki pa. So, mapapansin natin na ito at itong 20 at 10 ay naka-series. So, 30 ang pag pinagsama natin siya, 30. Naka-parallel siya kay 30. So, magiging 30 parallel kay 30 is equal to 15. Okay? So, tanggalin na natin to. Palta natin siya ng 15. And meron ditong 10 pa kanina na iwan. Okay. So, 25, 10, tsaka 15. Yung 15 tsaka 10 naka-series. Mapapansin mo, naka-series to. And naka-parallel itong 25 na to. Itong 25 na to, naka-parallel siya kay 25. So, mangyari, 25 parallel kay 25 equal to 12.5. Okay, so rewrite natin, rewrite. Itong 25 na yan, palitan natin ng 12.5. So, RAB is equal to 5 plus 12.5 plus 15. So, RAB is equal to 32.5 ohms. Okay. Next, dadalwa na yata. Uy, madali na to. Pag-aadin-adin lang natin, yung total current I ang ating hinahanap. I is equal to V over R. R total. Anong voltage natin? 140 volts. R total na lang hanapin natin. So, ito, anong combination nito? 72 times 24 divided by 72 plus 24. 18. Okay, 18. Ito, parallel combination niya, 80 times 20 over 100. Parang 16 ah. O, 16 nga. 36. Anong combination nito? 36 divide 3? 12. Okay. So, R total is equal to 18 plus 16 plus 10 plus 12 plus 14. Tignan natin kung anong total. 18 plus 16 plus 10 plus 12 plus 14. 70. R total equals 70. So, therefore, I is equal to 140 over 72 amperes. Okay, so may sagot na agad tayo. And then, our last slide. Oh,
Pwede natin tong i-rewrite, ano? So, unin natin to. Ito ay 10 ohms. Ito ay 5 ohms. Ito ay 20 ohms. Ito ay 3 ohms. And then, ito ay 6 ohms. And then, meron pa tayong 8 ohms dito. Ito ay terminal A. Ito ay terminal B. So, hinahanap natin RAB. Oy, nalilimutan natin yung CF. Ano? Meron yang nakalagay dyan. Okay, so mapapansin mo itong 5 at saka itong 20 ay nakaparallel. Ano? 5 parallel kay 20. So, this is 5 times 20 over 5 plus 20. 100 over 25 is equal to 4 ohms. Tapos, ito naman nakaparallel din, 6 times 3. 6 parallel kay 3. Okay? 6 times 3 all over 6 plus 3. 18 divided by 9, 2 ohms. Okay. So, i-rewrite natin yung circuit. 10 ohms. Tapos, ito yung parallel combination. May 4 ohms ka dyan. Tapos, may parallel combination ka uli dito na 2 ohms. Tapos, 8 ohms. Ito na yung B. Ito yung A. So, RAB is the series combination of this resistor 10 plus 4, 14 plus 10, 24 ohms. Alright? So, 10 plus 10 plus 4, 24 ohms. Ito na po yung ating last na circuit. I hope na sana marami kayong natutunan. Okay, so thank you so much and God bless everyone.